sobrang pressure. Kung ang bagyong Yolanda malakas na yon, mas malakas pa doon ang pressure na na-experience ko sa panahon na yon. Kung sino man yung nadawit sa aking testimonya sa Senado, ako'y humihingi ng taos pusong kapatawaran sa inyong lahat at handa akong harapin kung ano man ang inyong plano sa panahon na yon. Kung balikan niyo ako, balikan niyo lang. Kasi sa panahon na yon, ako talaga ay sobrang pressure na gumagawa na lang ako ng mga pangalan na may dawit para pakinggan ang balita na maganda. Pero sa totoo lang, labag sa kalooban ko ang ginawa kong testimonya kasi walang katotohanan. Senator Bato, ginagamit niya si Juby Espinedo. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin niyo, sa panahon na nagtestimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko, nasa loob ng kulungan, pinatay na parang hayop na walang kalaban-laban. Wala akong... Pasensya na po kasi nalala ko ulit ang aking daddy. Ginawan ako ng kwento ng sa nakaraang administrasyon, lalo na si Bato. Siya ang gumawa ng kwento na ako ay nasali, membro ng droga, ng kalakaran na droga. Yung tinatawag na self-confess sa panahon na yon na ako ay nag-testimony sa Senado. Kung wag kayong magsabi sa akin na impokrito na sagot ang gagawin kong sagot. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin nyo para lang maligtas ang pamilya mo at ikaw, especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa akong anak. Pati pagpatay ni Dr. Jose Rizal, aaminin ko sa panahon na yon. Kasi patayan na doon, patayan dito, patayan sa harap, at hindi na mabilang ang pinapatay ng administrasyon na walang katunayan na engage o sa ano, sa droga. Yun lang ang masabi ko. At ngayon, sa media community, ako ay humihiling na sana hindi na ilabas ang aking pangalan na self-confess kasi sa awa ng Diyos at ni Allah, dismiss na lahat ang aking kaso sa droga. Lumitaw talaga ang katotohanan na ako ay inosente sa kalakaran ng droga. Sa awa ni Allah at sa Panginoon, I'm very thankful lahat ng kaso ko sa droga ay na-dismiss na. Hindi pa ako nakaupo at nagsalita. Hindi ko pa ipinagtanggol ang aking sarili. Hinukuman na ng hukuman na madismiss kasi kulang ng ebidensya, kulang ng sapat na katibayan. Hihilingin ko sa ating mahal na Pangulo at sa Congress na sana mabigyang hustisya ang pagkamatay ng aking magulang
at ang ICC na ang mag-imbestiga at ang ICC na bahala na magdesisyon kung ano ang mali-mali. Kung tutulungan ako ng Congress o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yon para madaan talaga sa masusing procedure sa korte, sana matulungan nila ako. At so, willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. Senador Bato de la Rosa, yan talaga ang hindi karapat-dapat na umupo sa gobyerno kasi plastic yan. Ang mga kabulastugan lang ang ginagawa. Maraming patay dahil sa kanya. Walang silbi yan sa gobyerno. Huwag niyong ibuto yan. Ako na ang nagsasabi, zero yan dito sa Albuera. Kay Y hinungda ng ataw. Senator Laila de Lima, ulitin ko na naman. Sorry talaga, biktima lang ako at biktima ka rin sa nakaraang administrasyon na walang katotohanan ang lahat ng ginawa sa atin. Sorry talaga, Ma'am Laila. 1,000% na willing po ako. Hindi lang 100, 1,000% para makamit namin ang hustisya sa aking ama na pinatay sa loob ng kulungan at ginawa nila ng kwento